kasalanan ng ganito sa kaharap ang kanang mga babae. Makita ang matuod na tuluyan kay ang kanang padalan na hindi mong kahayag isa pagmatulong mo sa iyong pagkamabi kay kantong aduna kapag ang pagdugan kapag ang walang pila kung haan pagdali kay ang isip na luna o sa iyo ang makanan na tuluyan. Tangon ikan sa mga patay, pagkatawan ka ni Kristo na kaya. Feelings of emptiness, lack of meaning or purpose. Kini matangas sa emosyon, batiin sa tao at one point sa ilang kinabuhi. Emptiness can leave a person feeling emotionally numb, isolated, and anxious. Musa, kinimatangan sa pagbati, kinahanan ng hatagan o solusyon. At ang diferensya, si kadaghanan sa mubati ng hini, mangita o butang na makakulit sa ilang dibati sa sayo kung napaagi. O sa makahatag o solusyon ng hini, ang Ginoo. Siya mag-unahin natin sa mapangita, wala pa ang mubang butang. Karoni at sinubong sumilano ng kalagway sa ating tema karoon, emptiness. Angela? Ay, pasipila niya, pareta ka din sa imong kwan. Tumat ako, magkapagtingog dyan, ay nila kung siyong tawag niyo. Uy! Okay. Lalo pagkaan ang imong ka-absent-minded. Mula ka, doon na dyan ko kayo problema. Lawag siya, magka, ano na, naman ka. Lawag mo naman yung music. Pangandam. Kaya abin mo, itawagan ko sa akong friend. Kaya kung tayong mama sa manager at yung Allied Bank na yung i-applyan, nag-award ka. Ito ko yung position. So, mag-start ako pa kasi mong work. This is a big opportunity para nimo. Abin mo dahi, dagahan kaayo ang nangandol in position na o baka sabaho din niyo sa maong company. Sila po gano'n ang company. Ilaman ang company. Kung niya, sa tanan na i-apply, ikaw din ang nag-award. Diba? Hindi kayo and I know you will make it big here in this company. O yung sabay, may ayaw kami sabay si Chito? Ha? No? Ay, abis mo, abis mo, abis mo. Nagkasabot ko nga, hindi kayo na si Chito ni mo. Dahil, ayaw ginaguli eh ha? Kay perfect guy din na siya para niyo. Wapo, kukutan, kung sabaw sa tanan, may breeding, hindi siya sa may pamilya. Sino ito? Sige, nagkagawa sa pamilya, kinsa? Nga, o, ay, sino tayo? Ito yung kinsa tayo kay maganda sa Zoom. Merienda para ni Chito. Okay, okay. Angela, magsulit ka. Lately, nagkabatik mo sa mga mga. Pagsigil na nagkapanilagin sa mga mga. Niya, wala kayong magkulig si Chito. Masarap ang gayon mo? Kung makasagot mo, parang pag may isang pwede akong kinabuhi niya, akong ipanita, huwag sa mga. O kung mahibaw. Wala mo. Sa'yo kung gusto pa ang kinabuhi ka ron. Oh, come on. Yung libog ko ni mo. Daghan ka ayaw ka achievements, day. So, kahit pa gani itong elementary ka, high school, college, graduate ka, kung laude, pwede ka nasa Beasley. Unya, na kay buutan ka boyfriend. Mahayong trabaho. Yaka mo, mayroon ka na isa kung kasi mo life. Ang pamalipong ko. Well, there's something wrong with me. Ano ka sa po? Masag ko kasabot niyo. Here you are, so same ka pa kababae. Wala mahin kang magkakasabot sa iyong life. May pagmamatay na lang ko. I feel you, yes. Nang sagot ka gul. O sa iyo, yes ba? Pagpapati ka na magkikita ka sa kaya ko, yes ba? Ano man, ma? Nabuhang ako? Ay, bakit nabuhang nasin ko, ma?
purpose, kamo o contentment sa ng kinabuhi. Kay bisan pa sa ilang mga kanikamo, ang ilang kasing kasi nagpabiling na hawa. Kinakita ko ang emptiness. Kung sa hinunggan na ang tao, kung ba't yung manini? Sa 1.4.3.7 minun siso, ang winong nini ang tubiga, buhawang tumsa. Apan ang winong sa tubig sa kumpiyatan kanya, hindi na Diyos na hawa. Kaya ang tubig na kumpiyatan kanya, kaya mo lihat kanya, mawsak ka rin. Namukatag buhig-tubig, kinabuhin ulit ang tumsa. Niya din yan si Kristo. Ang mga tao na nito ang tagbawan niya sa sarili at pamamahali sa iyo ng mga tao. Kapuyo na lang sila pamita. Iilig yun nila maangkulan ang kaninaw o kagalbawan. Sa Pilipos 12.5 na rin, alayin batunan ninyo ang muna-muna na ibatunan ni Kristo Jesus. Pamukin. Iha, kaniya kanunay ang kaniya Diyos sa Diyos. Apan wala siya pagmanauna sa pagpakitipon sa Diyos namin. Hindi, sa iya po bilimong kanunay. Iya kaniya. Kung isunog niya ang kaniya sa siya kasunod. Natao siya sa tama na nato. Kung nakita sa inyong na tao. Nagpobo siya kung nagmasinugtaron ang fruit sa kamatayon. Ang iyan kamakayo na Diyos sa Diyos. Kung ay soon, inalang yun niya ay nasundo na ito at kanya ni Jesus. Pero nang atong kahawang himuon ng takong fulfillment na naway katangli sa isa't isa sa kanya. Kung ay soon, nasulti ko naman ang kanan na nga itong isulti. So na nga ito meron nila sa Diyos. So ginan niyo po padala ang inyong mga para pag-usap ang mga pagkakas. Sorry na, gantos din po sa aking mata. Uga ng gagabong-gabong ng atong pananasin. Ay, sir, ano yung nasangkas at tumulong na para ng katarata? Glaucoma at iba kong problema sa mata na maaaring mauwi sa panlalago ng panlib. Wala na itong mga po. Tulog na. Wala na. Tulog na siya. Tapos yung nila siya nagatulog sa panlalago na hindi na siya yung sula. Ayaw-ayaw na. Parang ayaw na yung sula. Yung kaya na itong hatid ka rin. Nagainan pa yung aldoon. Kung mag-kailan tayo. Dito, Mari. May hindi ko ba na tubot at mga binili? Pagpag tayo! Ang kaligrito ni Lu Mari. Bili na si Krito, Mari. Nag-contrapak mga good ko! O, sabi ko na ilan, Ani. Maaari mo ba lang dahil disability, si Ani? Mama, mas dali ang pagpagay pa sa baboy. Huwag sa dali na kibalit niya. Mas dali o mas dali ang kita. Ang kakasakit! Patanyawan yung bang capsule? Along one capsule, may it's equal to
Kaigsunan, kay Lunes na masad, kami taga-tahimat ang tingin na nasad ka ninyo. Pansadili pa kami mo kalayon, doon ako i-great sad ng mga ato, mga soul, mga gusto sad na tingin na ka natin karabot ka rin na, no? Sperdinia, Chiche, hindi na sa kagayang loro sa dati, si Sister Mads, no? Hello, hindi na, si, kaming Dr. Santi Sabal, yang pinagang kasika si Myrna, no? O si Gladys. Sila si Gagda, ang head din na sa Tagayan Loro. Na si Serinda ita, Surigao, no? So, kamusta ka muna din na? Sa Pagdododong, kamuna din na, no? So, upantan ako, yun na akong mga favoritong na host, no? Kasi muna ninyo ito, ha? So, kuya, si Sister Mads, gidan siya na ni Tatay Ra. Ay, Sister Mads, long time no see. Nagkita niya na Sister Mads dito sa Tagay de Oro, dito sa Tagay de Oro, Sister Mads, salamat kayo ng Tagay de Oro. Kuya, kinay usan ako ni Pastor ito sa itong Bisoon. At ka mas bang nga pahisubo, pahisubo. Kuya, ako sa panawagan sa kapagintihan, sa kumpiyan na si Tobias, yung pag-usara, kung saan naman tayo sa niya, si Mama, kuya, ang ilang haya na sa bunyo karon, ang ilang lubong, pagrahimuran sa Agosto 8, ang ilang lubong, alas 2, ang Rikian Mas, at sa San Nicolas, ang Church. Inga, ilapay si Mamo, ako ilang si Tatay, ako na musta kanto, ako sa Ligaan, na masakit ang mga kanto, si Tortitua, Tortitua, Abaldas, Agosara, na sa upod tuyo, na ako lang ako sa Tatay, para sa ayuhan sa ilang mga kita mati kami sa lawas. Pero, ngayon nabi sa tanan, kung akong birthday greetings kanta ini sa kanupaw sa hagna, o condolence sa pangilang Jobert, o kumaringin jinx kung nga nilaling, dadalan tayo mulong, kaya sa nilaling kadaabda ni Naminaw sa akong programa matagbuntag, kung ipanaw na. So, for your information, ang Altias business na to, nag-aasa Gasanag na is ongoing sa operation to patronize groceries na is items of laminine food supplement sa pamilya sa mga saula na amiga at road base ng mga milibas, agular, asibis, albino, mga lo o mga laba. Kagambangan na rin sa batipon buhol, thank you for supporting me sa akong pag-aling na tradisimana kung ikubot sa panahon.
Basta sa panahon ko matigong manila tungod niya sa panahon. So, ang gabi tayo tayo. Friend, gano'y may birthday gara ni Monsignor Day. Oh, Monsignor Jojo. Ano ba sa sabi? Sabi na mabolo. Mabolo ang binibukan. At managigikan ko dito. Ngayon lang po niya na naman sa meeting na sa itong program. Na karon ako din ang hapon ng tanong mga nanaw din na sa North. Noong umma doon na tayo punindok rin na sa konsolasyon sa Karing Divine Mercy, no? Please come early. Magsugod yung takal sa isang buntag niya. At naman sa buntag na panito kay Laos na. At pagka alaw na human sa itong activity sa buntag, isalida na po dito ang perspective sa unsay buhaton sa siya, unsay punta sa siya. Para makita niyo po noong sa kanino ng design. No? Kinanglan tayo na nato. No? So, ba, balik ko na ko sa bundag, ito na mo sa suso. Pagdala mo down sa inyo para panito. No? Okay. Kaya tayo sa inyo sa Alicia, katanang mo pong iyan, sinin sa our prayer, kada sa breast cancer, si Manang Rose Cataran, then also my daughter Tia and my Alma, they're watching right now. So, madalan? So, pagdala mo tayo, hanggang may greeting sa ito, dito sa mga manalik ay, na si Brother Dennis McCullough, na si Sir Lorenzo. Anyway, at kita sa ito ang mga kabilangan ko, sa itong topic ko, na ang kahawang or emptiness sa English. Nabati ka na ito sa pinuod. Natag-usap na ito, hindi pinalim ang tabungawa ng agyong kahawang. Masausan niya na sa itong kinabuhi. Gani ako yung masyente na tayo, ako yung terming gina-paambit mo sa mga persona, especially during the seminars, higa po yung higa yun na nandito po ako sa Manila, dito sa Nata College sa Limelight. Dabi masagtan na bisan po huwag naan yung tanan, naan mo ang kaharuhay, at ang bilidig kalikawad nga, anaalaga ko yung kahawan or emptiness. So kung saan ang yung tahawaan, nga nung mabati magkahawaan ang tao. Ang tao ni Diyan na himong hili, mabati kahawaan. Meaning, nga mo't ang panahon na ikaw, kakinanglan ka na o hiling support, kung hili na support, ikan sa Ginoo. Pero yan, sana sa isa ka bus, isa ka kitchen na tubig. Isa kung saan mo mo sa tubig, kung nagong tubig, di ito na kusuhod, kinamay puno ng madaan. Ang kawaan is an emptiness. You are seeking God already during that time. Pero nag-iabunin mo ang entero tubig sa pitcher, empty na na. So, inigbo-bunin mo. Naanaday din ha, makasuhod na. So, kanang emptiness, una na ang lihok sa Ginoo. Na siya, pagkasunod na din natin mo, kaya may feel ka na mag-emptiness, may feel ka na magkawaan. Sa before sa kawaan, puno na tayo sa kalimutan ng tanang niyo, tanang mga butang nila. So, di ba ka po na wala sa Ginoo? At ang maubot yun ang panahon na kanang imo mga kalimutan ng bawa, magpangita ka something na lahi. Malikitawag tayo ang madalan o spiritual crisis or spiritual crisis sa tao. Oo, muna. Na kung doon rin, panahon na siya nga nag-struggle sa iyang midin. Kaya di na siya happy. Di na siya ganang umisa or as mahimos ng mga ministering buhat. Ano so ibig ko ta sa atong kinabuhi as ordinaryo ng mga tao? Mabati sa tanong ng mga spiritual dryness na medyo na taganaan. Kaya matupas pastoral theology tayo sa study na ito, seminaryo. Ang rasya makapinitid lamang kung hindi sakto ang imong point, kung hindi ang tao, meaning, paminaw niya nga, hindi na niya kaya, nanginaanglan siya o grasya di ka sa Ginoo to continue to move on. So, sakto ka tayo that God allows this emptiness in order to can feel His presence in our hearts, in our lives. Kung ako sa mga kita sa kuwang kamahan, balik lang tao sa basa ng tabutan. So, previous na ito ako ang pampanginan. Lubog na. Bodrido na siya. Kung ako nakita sa iyo ang doon ay kahawang, doon na siya ipagita. Kung dito man akong pagpumalan doon sa niya,
ang tao ng Lord, kita, hihi mo sa Diyos, alam sa Diyos, na may nadungkag yun ni, mukhang gayang ginuro ka lang na mangita yung kanya. Kung maabot yun hindi kayo, na maabot yun hindi kayo na ang inungan ka lang, ikaw mismo, magpangita na sa tao, bilit mo masagtan, na naman ang itawag kong kahawang or spiritual dryness na magpangita ka na din mo. Now, there are two kinds of spiritual dryness. Mm-hmm. The first dryness is when you are far away from God. Okay. The second dryness is when you are with the Lord. Mm-hmm. Yan, mubati ka dryness. Mubati ka murag kapana. Mm-hmm. After that, that is a growth. That is a growth. Meaning, mo step ka na ganada step to a higher level.